Ambassador to the Philippines, Christy Kenny. Binisita yating American Semiconductor Company, Ken Clark, Safehold Zone. Veterano, may nipno kanuking malambata beneficiyong many bus Ken America. Sasalangkang King Turtle Change Month, darakan na lang. Balikatan exercise kasadunin. Aktividad ekano apektado karing negatibong batikwas. At exclusive, mga sakit at pamagsanit dala ng Darren Hayabe in summer cadre training ng Philippine Air Force. ABS-CBN Channel 46 News Center. Ining TV Patrol Pampanga. Maya pagat panapon, kinlagyo ning Mabiloga News Team ning TV Patrol Pampanga. Yako'y Gary Puno, inke kayong talapamalita. U.S. Ambassador to the Philippines, Christy Kenny, personal niyang pekibaluan ng sitwasyon na rin American locators, hampong investors king Pampanga, hampo na rin U.S. military troops king Clark Ciudad Angeles. Ding detali, exclusive king pamagpatrol ng Gracie Rutao. Personal ang mintay United States Ambassador to the Philippines ay Christy Kenny kin probinsya. Bang bisita ng Bayong Buklat ay American Semiconductor Company kilug ng Clark Development Corporation o CDC nanding abak. I actually came up to see Texas Instruments. It's an American company. I wanted to tour their new facility here. Stop in and say hello to the American and Philippine troops at Clark. Kay ba't na kin probinsya? Di na retro yung Ambassador Kenny kin Baguio. Bang tumagong ka rin niyayaliwang aktibidad ng U.S. Embassy ka rin. And I'm headed to Baguio because we have environmental programs there. Tonight, solar lighting of Burnham Park. Very exciting. And tomorrow the Supreme Court is doing a judicial forum on the environment. So I'm speaking at that. So exciting opportunity to get up here and we never miss that chance. Matula na naman pisyag Kenny. Ang makasadya lang sumahog din tropang Amerikano. King Search and Recovery Operations ni mag-crash na presidential chopper inyang aset ining Abril. And you know, this is where also the U.S. helicopters that assisted in the search for the missing presidential chopper staged out of Clark. So I wanted to thank them for coming to the assistance of our friends in the palace. Gracie Rutao, Patrol ng Pilipino. May manyatang noreng libu-libong U.S. 10 Pilipino Marines 10 Sundalos akayabe king Balikatang Exercise 2009. Pakibaluan din kaganapan king pamagpatrol ng Mylene Valencia. Digpa na ng U.S. 10 Filipino Marines napunggat panapon kay Basa Airbase Baleni, Florida Blanca. Takasakya ka rin anang may helicopters. Nakakita tayo ng opportunity na yung pagdating ng mga kasama nating kasundaluhan na mula sa Estados Unidos ay magamit na nating exercise kagad. So sa araw na to, meron po tayong airfield seizure. Basik ang Major Ramon Zagala ng Philippine Army, ako director ng Balikatan Public Affairs, palak lang marakal karanasan king salpitikan ding Pilipino. Habang lamang naman kay modernong gamit ding Amerikano, anya mas maging masanting in pamagsane. Although mas madaming, mas magaganda ang gamit ng kasundaluan ng Estados Unidos, kung kukumpara mo naman sa experience, very experience ang ating Philippine Marines. Very proactive in teaching me about the Filipino culture and helping me learn. And I know that a lot of my Marine friends here who are also working with the Filipino counterparts have just been really excited to be here. Eh, laring kanupaya tek tu karinig tibong impresyon kin piya ben pamagsane. The important thing to remember is that we're here to learn with our Filipino friends, and it's also an opportunity for us working with our Filipino counterparts to help numerous people and learn from one another. Formal yung mag-umpisa yung Balikatan Exercise bukas sabak King Air Force City Clark. Filipino pong Amerikano makinabang kanukin ni Balikatan Exercise at adyang dingaliwa makinegatibo lang pananoking antining aktibidad ibales na pamuring kaniti para murin kin pamalenan. Mylene Valencia, Patrol ng Pilipino. Malwat ang proseso ng pamangwang benepisyo pengako ng Bansang Amerika kung metong karing sa sasaysing garing World War II veterans at ngayon kan mga pulot pitong banwang anibersaryo ng death marks pasibayo lang migpalwal sakit alub ding mga tuwa. Ding detali king report ng Gracie Rutao.
Makapalub kay Recovery and Reinvestment Act of 2009. Apinanmaning buying U.S. President Barack Obama. Makasadya lang tanggap benepisyo ding hanggang mabiyang World War II veterans. O ningagyang na kapag-apply no rin kerak lang karela. Itsurang may nipnoring aliwa. Ulingin proseso. Nung batimtimang pabanwa. Hanggang ngayon nga po, hindi pa ako napoproses na ano. Masyadong marami ang kailangan ng mga record. Yung mga iba na wala na, nung World War II pa yung mga ibang record sa amin. Yun ang mahirap kayo sa amin. Kami were entitled for said benefits of the equity from the United States. Na-process na lahat ang papeles po. Handa tayong maghintay. Whatever it is. O nang alala pa mo rin ka nung akarapat, nung antini talaga yung proseso. Yung importante, akwado reni at pakinabangan, bayo pa mapaklod, yung pangis na wala. May sirutaw, patrol ng Pilipino. Tutoki, legalidad ng STL Keti Pampanga, tinwestong kimpulong ding anti-wetting council. Ding detali, kabalik ng TV Patrol Pampanga. Keti ang pongwaisin ng Pampanga Provincial Office, pesitagong laking pamipulong ng anti-wetting council. Legalidad ng small-time lottery operation, tinwestong ng legalyo. Ding detali, king report ng Mylene Valencia. No show na pamulin ng alkaldi kin pasibayang pulong ng anti-wetting council ng probinsya. Kin executive house ng Kapitolyo nang dinabak. Anyaring aliwakan ng dapat aprobal, ela malaos uling alalaking quorum. We cannot move because we don't have a quorum. At ala gambito pa rin mayos because hindi mo nga ala tumatod, ala sisiryoso kayong wetting, laban kayong wetting. Antini man, pasalamat yung maraguli Governor Eddie Pandillo. Hindi na lang po siya itong pamanyatang daring pamuntok ng kapulisan. Amig pa siyang suportang investiganding anumalyang malalyari king operasyon ng STL. So on our part, kung mayroong mang illegal, i-implement namin. Kung mayroong guidance sa amin na kung ano yung illegal dyan na dapat namin hulihin. So yun ang pinag-aralan namin ngayon. Kung mayroong mang illegal dyan sa STL na yan na tumatakbo dito sa Pampanga. Para king Gobernador, kailangang patutuan ng legalidad ng STL at isang karing gagamit ang papelitos at aliwa pang paraternalias. Itang appropriate, itang karapat-dapat papelitos resibo ng gawan. Perforated, itang karelang nanilinin, itang karelang serial number, itang font na gagamitan dahil itang kaluparaling, itang gagamitan dahil sweepstakes. Aminado yung alayang nga karapat nung nepatupading legal, uning Emil Alakoking sarili na, nagyang numang klaseng sugal, legal manoli, e na talaga aburi. Mylene Valencia, Patrol ng Pilipino. Random na kanon yung Kapitolyo yung sisiring sakit ng kabilyan da rin kabiyayan da rin Memalen. Anya naman balaw sa bibisita yung pamisawpan caravan, bangilapit yung libreng servisyong apakinabangan ng ding hanggang nga pupuntalan. Ding detali, kimpamagpatrol ng Gracie Rutao. Pama na naman pong pamanasan, rin kabiyayan da rin halos sa 10,000 memaryo ng barangay San Pedro, Kimbalen, ng San Simon. Amaswet.